Ang mga hawak ko ay ang registration records ng Pharmaly Pharmaceutical, isang kumpanyang nag-incorporate lang noong September 2019. Ang kapital lamang nila ay 625,000 pesos. Ang co-owner, isang Singaporean na wanted for stock manipulation sa Taiwan. Walang track record. Pero noong April 2020, nang kailangan na ng PPE ng gobyerno ng Pilipinas, sa kanila napunta ang bulto ng mga kontrata. Suma total, 11 billion pesos worth of contracts. Sa normal na mundo, hindi kailanman mapupunta sa Pharmaly ang una nilang kontratang worth 54 million pesos dahil stricto ang procurement law. Kailangan meron kang financial capacity at meron kang track record. Pero ipinasa ni President Rodrigo Duterte ang Bayanihan to Heal as One Act. Dito, suspendido ang buong procurement law at pinayagan ng gobyerno na magkaroon ng emergency procurements. Kaya ang pagdadahilan ng mga opisyal na sangkot dito sa Pharmaly scandal, may lusot naman sila sa batas. Kaya ang sabi ng report ng Senate Blue Ribbon Committee, ang nangyari ay isang premeditated plunder o pinagplanuhang pandarambong sa gitna ng pandemya kung saan libo-libo ang nagkasakit at namatay na Pilipino. Tila raw ba kasi kumuha sila ng all-star cast para rito? Inappoint ni President Duterte ang dating staff ni Senator Bongo na si Undersecretary Lloyd Christopher Lau para pamunuan ng procurement service ng DBM or PSDBM na siyang namuno sa mga procurement. Ang kasama ni Yusek Lau sa DBM noong kasagsagan ng mga kontratang ito, si Attorney Warren Leong, ang dating legal consultant ni President Duterte na kalaunan ay inappoint ng Presidente bilang overall deputy ombudsman, isang executive post sa Office of the Ombudsman na re-resolba sana sa mga kasong korupsyon gaya nito. Sino ang nagpakilala sa Pharmaly kay President Duterte? Walang iba kundi ang dating Presidential Economic Advisor, ang Chinese na si Michael Yang. Umamin ng Pharmaly na si Michael Yang ang kanilang financier at guarantor. At ito pa, noong June 2020, nang makakuha na ng milyon-milyong kontrata ang Pharmaly, ang girlfriend ng isa sa mga executives sa Pharmaly bumuo ng isang OPC o One Person Corporation. Ang girlfriend ay na-layoff daw na flight attendant, pero nakagawa siya ng isang kumpanyang may puhunang 10 milyong piso at agad-agad nakakuha siya ng 37 million peso worth of contract mula sa Department of Health. Matatandaan din natin na isa sa mga pinuna ng Commission on Audit, nilipat ng Department of Health ang bilyong-bilyong COVID funds papunta sa PSDBM. Bukod sa procurement law, nariyan din naman ang anti-graft law. Bawal sa anti-graft law ang pumasok sa isang transaksyong dehado ang gobyerno o causing undue injury to the government. Kaya kinalkal din ng mga senador ang quality o kalidad ng mga deliveries ng Pharmaly. Nakita nila, may mga face shield na tampered ang production date. May mga test kits na kulang, walang extraction machine. At meron ding mga test kits na malapit na ngang mag-expire, doble pa ang presyo. Sabi nila, ibinigay sa Pharmaly ang purchase orders bago pa man dumating ang mga dokumento ng mga ibang bidder. Kaya ang conclusion ng Senate Blue Ribbon Committee, premeditated plunder. Pakasuhan ang lahat ng mga nasangkot sa iskandalong ito, kasama raw si President Rodrigo Duterte matapos niyang bumaba sa pwesto. Ang kaso, siyam lang ang pumirma sa report na ito. 11 ang kailangan. Higit kalahati ng mga senador, hindi pumirma. Kung tutuusin, hindi kailangang magkumahog ng Senate Blue Ribbon Committee para sa mga pirma. Dahil sa normal na mundo, matagal na itong nasa judicial agencies. Dahil sa normal na mundo, ang dapat kumikilos mga imbestigador, piskal at husgado at hindi mga politiko.